showbiz fanatex Angeline Quinto. Sinagot ang katanungan tungkol nga sa issue na pinipirahan lamang siya ng kanyang non-showbiz boyfriend. Paano niya nga ba sinagot ang issue na ito? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Angeline Quinto's partner Nanreb Dakina or Dagina appeared on her blog recently for a fun question and answer. There, Angeline asked Nanreb about his thoughts on people saying he is only after her money. Nanreb actually thought it funny going on to crack a joke. Ako talaga yung pinipirahan dito, sabi po nung lalaki. Kasi po, meron pong isa sa mga tanong dun po sa question and answer kung totoo ba na pinipirahan lang ni Nanreb or ng non-showbiz boyfriend niya si Angeline Quinto. According to Angeline, this is actually true. She shared, ako ang namemera sa kanya. Totoo to. Not because the pandemic has rendered her destitute, but Angeline explained, kasi wala akong GCash. Wala akong GCash dito sa cellphone ko. So every time na magkukulang tong pera ko pambayad sa Grab, sa kanya ako nakikiusap. The singer actress related how this went on even during her pregnancy. Nung buntis ako, ang dami kong gustong kainin, ang dami talagang moment na madaling araw wala talaga akong cash. GCash niya ubus na. So from bank niya, magta-transfer pa siya sa GCash niya para lang makapagbayad. But Nanreb is actually keeping tabs. Actually, Angeline continued, magugulat na lang ako, nakalista na lahat. My God. Ibig sabihin pala, lahat po ng ginagastos ng lalaki sa kanya, nililista ni Nanreb. So, sinasabi ko sa kanya na babayaran ko naman talaga yun kasi inihiram ko talaga. Angeline and Nanreb are now parents to a baby boy named Silvio. The three-notch hit TikTok recently posting their before and after transition. So, ibig sabihin, during the whole vlog, ay talagang super tawa lang talaga sila dun po sa mga pangyayari na yun. Pero, recently, nagkaroon na nga ng baby photoshoot ang mga baby nga ni Miss Angeline Quinto and then Mr. Nanreb sa kanila pong newest angel na si Miss si Baby Silvio. Ayan. Yan po yung kanyang baby. Wala pa pong 1 month old po yan. Pero talagang may kita na natin na medyo may pagkakahawig siya sa kanyang tatay. At talagang nakuha niya yung ilong dun sa kanyang tatay maging sa shape ng mukha niya. Ay feeling ko kamukha siya nung ni Nanreb na sobrang happy na si Miss Angeline, kaya naman pa ni ang post niya sa kanyang Instagram ng Little Family. At sa issue naman po ng pamemera, eh wala pong ganong issue na talagang pinag-uusapan sila patungkol sa kapirahan dahil kung tutuusin nga daw po, si Miss Angeline pa ang namemera dun sa lalaki dahil every time, eh siya po talaga yung ano eh, siya po yung nanghihingi na ipapambayad niya doon po sa kanila pong kanilang mga dapat bayarin. Ayan, Angeline gusto niya rin makilala ang ibang mga anak ng kanyang partner. Isa ito sa mga gustong gawin ngayon ni Angeline Quinto. According dun sa kanyang latest vlog na nais niya ring ma-meet, diba? Angeline Quinto recently invited her partner na magkaroon nga sila ng question and answer. During the said vlog, Angeline asked her partner about being a batang ama, which she confirmed in the video. Nanreb revealed he became a father at the age of 15. Oh my God. After his first partner gave birth to 2 girls. Upon hearing story, Angeline asked Nanreb if there will be a come a time that she can meet his daughter. Ayun. So, isa yun sa mga nire-request nga ni Miss Angeline na ma-meet nga niya yung daughter ni Nanreb na kanyang boyfriend. Angeline Quinto, 32 years old, as recently in her invited showbiz partner Nanreb to join her much needed question and answer on her YouTube channel. So mapapanood niyo po yung buong detalye na yan sa YouTube channel po ni Miss Angeline Quinto. So nakaka-happy naman dahil sobrang happy na po yung life ngayon ni Miss Angeline. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.